Mr. Brian Tenorio. Welcome Hello. To Go Negosyo, Thank you. Brian. Thank you. Welcome to Marikina. Oo. Alam mo, Marikina rin ako eh. Kaya pamilya na pamilya ako sa lugar na to. At nakikita natin talagang eto ho nasa likodan natin. Nandito tayo ngayon sa pinakamalaking sapatos ever made sa buong mundo daw yan. Ayon sa Guinness Book of World Records. Tama, no? Yes, yes. So anyway, pag-usapan natin ngayon itong One Town, One Product. Paano ka na-involve muna particularly dito sa programang ito ng DTI? I think I'd like to mention first my involvement in Marikina. Because Marikina is one of the best examples of one town, one product policy of the government. Kasi it's one of the oldest industries in the Philippines. Oo. Kasi naidong shoemaking in the ano pa yan, early 1900s. At Kapitan Moy's time. Yeah, yeah, noon pa, before World War II and World War I. At the same time, it's one of the most culturally ingrained industries in the Philippines. May shoe festival, may mga pamilyang lumaki sa pagiging sapatero. Tama. That's yan. Why. At talagang sabi ko nga kanina, di ba pag pinag-usapan natin ang tungkol sa Marikina, talagang na-associate dyan yung pagsasapatos. Yeah, anywhere in the world, you ask anyone, even in the States, they think Philippine-made shoes, Marikina na. Ayan, so itong One Town, One Product, ano, dahil na rin dun sa pangalan niya, sinasabi nga na dito sa Pilipinas, meron tayong mga pinagkakakilanlan na mga produkto, bawat probinsya o bawat lugar. And Marikina just so happens to have yung shoe industry dito. Yes. So Brian, pag-usapan natin ito, yung involvement mo ngayon dito sa Otto. I think kasi as a label, we're one of the few companies who's actively, aggressively telling people that we are Philippine-made. Mm-hmm. Even at a level na kami medyo mas mahal sa mga ibang products at Philippine-made also. Oo. So ngayon yung negosyo ng pagsasapatos dito sa Marikina. Kasi merong, alam ko may time na dahil sa marami tayong mga ini-import galing sa China, talagang naapektuhan eh. Pero kamusta na ba ito at paano nakakatulong itong pagpaproduce o pagpapromote nitong OTOP dahil sa tulong na rin ng pamahalaan para sa pagpapalakas nitong industry? I think right now, Marikenos are now, they now believe that they can actually design really good, well-designed, well-weighed shoes. Mm-hmm. So pag nalaman mo yon, ang competition mo, hindi na because of price or quality, but because of design. And dahil doon, pwede mo nang lagpasan ang gawa ng produkto ng China. Okay, so ngayon, masasabi natin na nasa safe na boundary na tayo, kumbaga. Pwede. Ng, pwede na susalaman. Alam na natin, pwede na. So maganda yun, ano? Paano nakakatulong ang itong proyekto ng One Town, One Product naman? Sabi mo nga, medyo lumalakas na yung loob ng ating mga kababayan dito sa Marikina na maisip nila na talagang may potential o may future sila dito sa pagsasapatos. It's very good because now that we know that Marikina and the shoe industry are one again and are stronger, you're now attracting the other smaller industries like the leather industry, the shoe design industry, and the accessories industry to actually go back to Marikina again and start making new brands, new shoe labels. That's why meron tayong mas maraming shoe label sa country. I see. So ano yung mga activities na so far sinusundan ng Marikina in terms of pagpapromote nga nito bilang industriya talaga ng sapatos? Alright. Meron silang shoe caravan. Lumabas kami doon. Meron kami shoe festival, Sapatero Festival. And lately, a few years ago, the world's largest shoes also. So even ito, dinadayo ng mga tao kung saan-saan because they want to see the largest pairs of shoes in the world. At ito ay talagang masasabi nga na dito sa Marikina yan. Yes, so yes. Ano ang ginagawa natin ngayon para lalo pang mapagtibay yung samahan? Kasi sabi mo nga, mas organized na ngayon. May organisasyon na ba talaga na nagbubuo sa lahat ng mga sapatero dito sa Marikina? Actually, meron kami Footwear Academy. Tapos meron kaming Philippine Footwear Federation Incorporated. Lumutulong sa pagtataguyod, put together ng mga shoe industries, mga shoe companies. At the same time, may Marikina Tour. Kung saan yung mga taong gusto bumapit sa Marikina, malalaman kung saan pwede magpagawa, saan pwede bumili ng sapatos na maganda, at makita yung mga shoemakers na rin. Alam mo, dahil sa teknolohiya na rin ngayon, Brian, marami talagang, kumbaga, namimili na hindi na talaga lumalabas dahil sa kawalan ng oras din. And in your case, you have introduced yung pagkakaroon ng website. Na-share mo ba itong technology na ito with the other small and medium na mga businesses din dito sa Marikina? Actually, I'm very happy that a lot of businesses, at least 4 or 5 in the last year, are doing the same business model. I see. So parang siguro na-realize sila, if you're a startup with low capital, then you can start on the internet first para not expensive. Ang marketing na yung products. At yan nakita na namin sa yung example dahil talagang dyan ka nagsimula through the internet. And so far, itong OTOP na ito, yung One Town, One Product na sinasabi nga ho ng DTI, ay talaga nakakatulong. So if they go to that website also of OTOP, kung meron man sila, makikita rin nila doon yung iba
iba't ibang mga produkto ng bawat lugar, tama ba? Yes, they will see that also. In fact, you'll see a lot of the directories and the products as well. Ayan, so mga kababayan, kapag meron kayong tanong tungkol naman sa kung saan nyo makikita yung mga particular ng mga sapatos na gusto nyo humabili. In particular, ito hong si Mr. Brian ay talaga nag-made to order ka pa rin. Pero ano pa yung mga ginagawa mong mga iba pang, kumbaga, ano yung in-enhance mo sa iyong mga produkto ngayon para naman mapalawak pa yung posibilidad na mabili ito ng mga kababayan natin even abroad? Ano pa? Alright, we're available actually in the Philippines, but we can have pairs sent to everywhere in the world. We have received orders to as far as Africa, Tokyo, and Egypt. At itong mga Pilipino rin o mga foreigners na? Filipinos. And you might want to take, I think Filipinos should take advantage of selling to wives or husbands who are married to foreigners also based in other countries. Oo. Kasi so, we have a lot of wives calling, yun ang gusto namin ang shoes para sa asawa namin. Kasi sa Egypt sila, nasa States. Ito made to order na. Yes, also. At meron kayong catalog, kumbaga. Yes, also. Eh, yung mga ibang mga kababayan natin dito sa Marikina, Brian, na nagtitinda rin ng mga sapatos, sabi mo nga, natulungan mo rin sila at shinare mo sa kanila yung ganitong klase ng technology. So, papaano natin ngayon ito masasabi na hindi ba kayo magkakainan in terms of yung sa mga mamimili ninyo, di ba? Baka magkaroon kayo ng pagka-clash naman. Oh, the good news is, everyone will always want a new pair of shoes. Ayun. We will never have enough shoes in Marikina. Oo, di ba? Meron nang tayong alam na talaga namang 3,000 pairs of 3,000. shoes. Oh, ano pa kaya tayo iba dyan? Ako na madami din ako. So talagang marami talaga tayo, particularly mga kababaihan dyan na nanonood, na talagang gustong-gusto ng mga sapatos. Hindi lang, even men. Even men have a lot. Now, especially, yung mga metrosexual, na sinasabi ko, di ba? So anyway, babalikan po naman natin ang tungkol pa rin sa One Town, One Product, pero mula ko dito sa Marikina. Eh, halilipad po tayo papuntang Cebu para naman makita po natin ang mga proyekto o event na ginawa doon ng Department of Trade and Industry. Kaya naman dyan lang po kayo, magbabalik po rin po ang Go! Negosyo!